Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going international and we're cooking pho. Pho is actually a Vietnamese dish na very popular dito sa Amerika. At kung meron po tayo sa Pilipinas, sinatawag natin na lugaw, tokwa at baboy, siguro po ito na ang counterpart nun sa mga Vietnamese. Pho is actually a soup noodle dish. At ito po ay sinasamahan ng iba't ibang klase ng vegetables kapag ka isa-serve. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating pho ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay about 5 pounds or about 2.5 kilos ng beef bones. So, ang gamit ko dito ay yung shank na may naka-attach pa na kaunting laman. And this is what we're going to use para makagawa tayo ng broth para sa ating pho. This is one big red onion peeled and cut in half. I-roast natin yung ating beef bone. So, kailangan i-preheat muna natin yung ating oven. So, ilalagay natin ito sa roast. And then, isa-set natin yung ating oven temperature to 375 degrees. Preheated na itong ating oven at ready na tayo ngayon na i-roast itong ating beef bones. So, ilalagay lang natin ito sa middle rack ng ating oven. And then, isa-set natin yung ating cooking time to 1 hour. Our beef bones has been roasting in the oven for 15 minutes now. So, at the 45-minute mark na natitira sa pag-roast ng ating beef bones, isasama natin dito yung ating onions. At hahayaan natin na mag-roast yung ating onions for 45 minutes. Balikan natin. Natapos na yung ating timer, so pwede na nating alisin itong ating niro-roast na beef bones from the oven. To make the broth for our pho, ang mga kailangan nating ingredients ay, eto bali yung beef bones na ni-roast natin together with the onions, 6 slices ng ginger, a tablespoon of salt, so po pwedeng bawasan ninyo yung salt na ilalagay nyo dito, about 2 tablespoons ng fish sauce or patis, at syempre kailangan din natin ng water. Ang mga spices na gagamitin natin to season our broth ay, a stick of cinnamon about 3 to 4 inches in length. This is a teaspoon of fennel seeds o yung tinatawag natin na anise sa Pilipinas. 3 whole pieces ng star anise or sangke. A teaspoon and a half of coriander seeds. And 6 to 8 pieces ng whole cloves. To make the broth for our pho, I'm going to use my slow cooker kasi we have to boil or simmer the broth for 8 hours. So, kung wala kayo na crock pot or slow cooker, po pwede rin naman na sa isang malaking stock pot ninyo ito lutuin. So, ita-transfer lang natin yung ating ni-roast na beef bones dito sa ating slow cooker. Sasama natin yung ating ni-roast na onions. Yung ating sliced ginger. Yung ating star anise. Then, we're gonna add salt. Patis. And then lalagyan natin ito ng maraming water. Yung ating one stick ng cinnamon. Yung ating fennel seeds. So maglalagay din tayo ng 6 pieces ng cloves dito sa ating broth. And then we will turn our slow cooker on. And cook this for 8 hours. Habang niluluto natin itong ating soup stock for our pho, lalagyan natin ito ng 1 tablespoon ng sugar. Actually, ang dapat ilagay talaga dito is yung rock sugar, but since wala ako, regular table sugar na lang ang ilalagay natin. So you may adjust the amount kung gaano yung gusto nyong ilagay sa inyong soup stock. Ito na ngayon yung soup base ng ating pho. So ito ay
pinakuluan ko for 8 hours dito sa ating slow cooker. Ngayon kung sa stovetop nyo ito gagawin, pwede nyo itong pakuluan for 4 to 6 hours. Ito bali ay natapos maluto kagabi pa. So kung makikita ninyo, malamig na yung soup at nagsisebo yung ibabaw niya because of the bone marrow na ginamit natin para sa soup base. So pwede nating tanggalin yung mga sebo niya sa ibabaw. So skim lang natin ito using a spoon or kung ano man yung gusto ninyo na pangtanggal dun sa sebo. And then after natin matanggal as much sebo or fat as possible dun sa ating soup base, sasalain naman natin ito. Tatanggalin natin at isa-separate yung mga beef bones na ginamit natin dito sa ating soup base. So kung meron siyang mga litid-litid at laman ng kaunti, pwede nyo yan i-chop at itap doon sa ating pho na gagawin. What I have here is a big pot at doon sa ating big pot ay nilagyan ko ito ng strainer o yung tinatawag natin na salaan sa ibabaw niya. And then to strain our soup base further, nilagyan ko rin ng fine mesh na cheesecloth sa ibabaw para talagang salang-sala yung mga impurities dito sa ating soup base. So ang gagawin natin bali dito ay i-strain lang natin yung ating pho soup base. Hanggang sa ang matira bali dun sa ating soup base ay clear na broth na lang. Kung makikita ninyo, naiwan lahat yung mga spices na ginamit natin sa ating broth dito sa ating strainer. So ito ngayon ay i-discard na natin at hindi na natin gagamitin. Ang natira na lang bali dito is a clear broth na gagamitin natin na pangsabaw dun sa ating pho. So ito ay i-reheat natin bago natin gamitin. So as I've said kanina, yung mga litid na nakadikit doon sa ating mga ginamit na bones, po pwede nating alisin and then chop natin into small pieces at itap natin doon sa ating gagawin na pho. So nasa inyo yon kung gusto nyong gamitin or not. Ito na ngayon yung mga litid at saka laman na natanggal ko from the bones na ginamit natin for the soup stock. So ito ay inilagay ko sa plastic containers and then i-refrigerate muna natin hanggang sa kailanganin natin mamaya. So ito ngayon yung noodles na gagamitin natin para sa ating pho. So what I'm using is dried noodles pero may mga nabibili rin na fresh noodles sa mga supermarkets. So kung ang gagamitin ninyo ay dried noodles kagaya nito, kailangan muna natin ito ibabad sa hot water. So what I have here is a bowl of hot water. So yung water na gamit natin is galing lang from the sink. And then ibababad natin dito yung ating noodles for about 15 to 20 minutes. So ito iiwan muna natin dito ng nakababad for 15 to 20 minutes hanggang sa mag-soften itong ating noodles. If you're going to use fresh noodles, hindi nyo na kailangan ibabad pa ito sa mainit na tubig. Just have to untangle it and then it's ready for use. Ito na ngayon yung noodles na sinook natin kanina sa mainit na tubig for 20 minutes. So mas malambot na siya. After soaking it, bali dinrain natin yung water and then isa-set aside muna natin ito hanggang sa kailanganin natin mamaya kapag ka i-arrange na natin or i-assemble na natin yung ating pho. Para naman sa garnish ng ating pho, ang mga kailangan natin ay mint or spearmint, cilantro, bean sprouts, Thai basil, lime wedges, at kung gusto niyo na maanghang yung inyong pho, pwede rin na maglagay kayo ng hot chilies. So, i-slice natin ito thinly and then isasama natin sa serving platter. Para naman sa meat na gagamitin natin para sa ating pho, ang kailangan natin ay about half a pound ng bottom round o kaya ay sirloin steak na kinat ng manipis na manipis. But what I have here is yung ginagamit sa shabu-shabu kasi ito lang ang nakita namin na meron sa supermarket kahapon nung namili kami, kaya ito na lang ang ating gagamitin. Para sa ating noodle bowl, ang mga kailangan natin ay yung ating binabad na noodles, chopped cilantro, chopped spring onions, yung meat na gagamitin natin, and then some black pepper, at saka yung broth na pinakuluan natin. Dito sa isang pot bali, nagpapakulo tayo ng water at dito natin ibablanch yung ating rice noodles. So papakuluan muna natin itong ating rice noodles bago natin gamitin dito sa ating pho. So kung meron kayo nung strainer na may mahabang handle, you can use it. Or po pwede rin naman kung
meron kayong kagaya nito. This is actually a sifter. So, ito na lang ang gagamitin ko to blanch our noodles. So, ilalagay ko sa loob ng ating sifter, bali itong ating noodles. Kumukulo na itong ating water. So, pwede na nating i-blanch ngayon yung ating noodles. So, ilalagay lang natin yung ating cup na may noodles dito sa ating kumukulong tubig. At iba-blanch natin itong ating noodles for about 10 to 20 seconds lang hanggang sa lumambot ito. And then, naalisin din natin ito agad dun sa ating kumukulong tubig. I-drain natin yung water. At ita-transfer na natin agad ito doon sa ating serving bowl. So, once na ilagay na natin yung ating na-blanch na noodles, pwede na natin ilagay yung iba pa nating garnish dito sa ating bowl. So, yung cooked meat na tinanggal natin from the bones, pwede nating isama. At pwede na rin isama yung slices ng raw meat dito sa ating bowl. Next, lalagyan natin ito ng konting spring onions. And some cilantro. Ito naman yung soup stock na ginawa natin. So, we brought it back to a boil at ito ang gagamitin natin na pangsabaw dito sa ating pho. And then, ilaladle natin dito yung ating ginawang soup stock. So, kailangan mainit na mainit yung sabaw natin pag nilagay natin dito para maluto yung ating raw beef. This is how we're going to serve our pho. So, isinama natin yung ating soup bowl doon sa plate with all the garnishings na inihanda natin. So, habang mainit pa yung ating sabaw, kailangan ma-serve na natin ito agad. So, sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay itry nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod!